I miss you. Huwag mabagal, Daddy. Ah, mabilis siya? Madami, Daddy. Ay, madami? Mana ka pala, no? Hi, good afternoon, Angie. What are we getting? Hi, Angie. Good afternoon. Isang ano lang. What are we getting? Iced venti Americano. Anything else? Ikaw. Yun lang. Yun lang, sir. Your name po? Vince po. See you at the window. Thank you. Thank you. So, mag-chika-chika tayo in a while. Yung puli lang natin yung order. Hi. Wait. Shandy, pwede ba magpa-extra shot ng espresso yun? Thank you. Di naman ako machuchugi sa 5 shots. Basta naman po, kaya thank you. Di ko rin talaga ang burger, di ko lang bakit. Burger person, charat. Burger person ka pala? Burger person. Ano ba nakaganito ako? Sana? No. Sino raw ka mukha mo? Wala! Ang bilog na mukha mo kasi. Akala kong bibibilog yung mukha ko. Tumutubo na tulog ako. Oo. Pili ko stress, ano to? Stress pot lang to. Baka water. Tasong cortisol. Baka water. Dahil sa'yo. Ayan na. Baka water. Dahil sa akin. Dahil sa akin. Dahil sa'yo. Ayan na yung suklin mo. Thank you. Ano? Ito, yung suklin na to. Ito na yung pan-dinner natin mamaya. Mayaman dito, hindi mabuhay nang wala ako. Ang Diyos mo, nalagay mo lang dyan. Dami mo na sinabi. Ayun na. Isa pa. Excited sa kape. Ano ka lang ba ayaw mo? Thank you, Shandy. Bakit? Ito yung C5 extension. Yes, ito yung C5 extension. Tapos dire-diretso to kay Lamarlon. Kainta. Extension siya kasi ito yung pa-southbound. Pagpapunta ka kay Lamar. Southbound or northbound? South. Kasi Las Piñas area na tayo eh. Pa-southbound, Alabang yan, C5. Pagpapunta ng north, doon banda kay Lamar. Dadaan ka ng C4. Walang C4. Ha? C5 lang yan kasi 5 yung road. 1, 2, 3, 4, 5. Oo nga, no? Galing mo naman. Di ba C4, C3? Ba't mo iniinom yung kape ko? Ayun yung kape mo eh. Di ba mag-U-turn tayo? Ba't tayo mag-U-turn? Saan ba tayo pupunta? Ah, hindi pala, oh. Diretso lang pala. Galing mo talaga pag ikaw nagtadrive. Kailan ka ba magtadrive? Nagdadrive ako. Marunong ka din, no? Sa panaginip. Kagat ito ba? Kasi 5 yung road. Hindi na ka 1, 2, 3, 4, 5. Galing-galing mo talaga, no? Ano nga sinagot mo doon sa LTO test mo? Paano mag-sinyas? Senya sa mga pass motor? Pass is pass. Pag natin pag-usapan. Pag sa'yo, pass is pass. Huwag na pag-usapan. Pag ako, pass can be present. Nargabiyado ka ba sa ginawa ko sa exam sa LTO? Kaya nga, ikaw na nargabiyado doon. Sige na, love you na. May ano pa na, Dennis, oh. So, hi guys. Kumusta? Dito tayo ngayon sa 7-Eleven. Quick lunch lang ako. Favorite ko ano nila dito, chicken fillet. So, naghihintay lang ako ng Grab ngayon. As you remember, kanina, kasama ko si John. Hinatid ko lang siya dito sa condo niya para mag-ayos ng mga gamit kasi marami pa kaming inaayos dito. And at the same time, favorite ko talaga to. Parang chicken nuggets na malaki. And at the same time, dito na ako magpa-park. Mag-grab ako papunta kay La Amara. Nahirap kasi parking doon. Pag nag-park ako, malayo yung lakaran.
Eh dito, malapit lang yung parking, tapos sasakay lang ako sa sasakyan. Medyo malayo pa si Grab, kaya nakakachika-chika tayo. Papasyal tayo kay Amara, may dala akong ano, may dala akong nebulizer. Inuubo kasi siya. Feeling ko ano, feeling ko na traffic si Kuya Grab. Kasi papunta rito, na-traffic din kami sa C5. May ano, may bumanggang truck sa somewhere there, kaya sumikip. Clear ba? Clear naman, no? Okay. Ito na yung lunch ko kasi mamadali ako kaninang umaga. Naging quiet ako for quite some time sa social media. First part ng February. Maraming happenings during that time. Like what I've always said, hindi naman lahat napopost sa social media. But the only way for me to protect some of our privacy is the limit, yung uploading ko, pinipili ko lang sila talaga. I always remind myself kung ano yung core ko, ano yung reason ba't ako nasa social media. And that is to inspire and encourage. Kasi kung minsan ako yung nangangailangan nun ng inspiration and encouragement, kaya nagbaback off ako sa social media pag dumadating yung mga ganong time. Right after my birthday kasi, ng last week of January, na-confine yung lolo ko. He had to undergo angioplasty, so medyo tatlong barado sa heart niya. And I don't wanna go into that, to the details, pero kami ng tita ko yung nagbantay sa kanya sa hospital. So, few days din yun. Ako kasi yung apong lumaki sa lolo ko. Wait lang, check ko kung may sundo na. Yan. O diba, ang labo nung kulik kong video. Buta talaga chine-check ko tong sa phone. Yan. So, dito na lang. Dito tayo sa angle nito. So, yun. Like what I've said, hindi naman lahat nagpo-post sa social media. And ako kasi yung ako na lumaki sa lolo ko. Ako yung laking lolo at lola. Kaya, nung nalaman kong ma-o-opera siya, medyo na down ako ng konti dahil you know naman how much I love them. Growing up, lagi nandiyan sa akin si Papa Joe, my lolo. And my lola na nasa heaven na. Sila yung nag-spoil talaga sa akin, tsaka yung father ko, yung family ko doon sa San Fernando. Yung kasama ko yung tita ko, nung na-confine yung lolo ko, hindi ko na dinocument kasi like what I've said, hindi naman lahat kailangan i-document. Hindi naman lahat kailangan i-post. Pero kung nakwento ko lang. So yun, kami yung nag-hands-on sa kanya. Ako yung runner and taga-alaga at that time. And tita ko rin naman nandun. Taga-alaga rin, pakain. So yun, liwas-liwas kami dalawa sa mga kailangan na sikasuin sa lolo ko. And after nang labas na sa hospital, before I go back to my regular routine, nagkaubo naman si Amara. Kaya, ayan, yung worry ko, worry na naman siya. And papunta nga ako ngayon para dalhin yung nebulizer. Ayan, si Kumaring Sara, nasa flight siya ngayon. And ando si Tita Lomi, nag-aalaga kay Amara ngayon. Ako naman papunta. And yun ang kagandahan sa co-parenting namin. We always there for each other. Ano daw? We are always there for each other and we share the mutual common goal and respect for one another. And ganun talaga. Kasi, yun, as I've said, medyo na-down lang ako dahil sunod-sunod yung nagkakasakit sa family and parehong mabibigat for me dahil the most fragiles are the seniors and the infants, yung mga bata. Sila yung susceptible to different diseases. Though I'm a nurse, I know naman how to take care of people and I know how to understand. Ang mga bata talaga, sakitin sila during the first months or years of their life kasi dyan yung time na nagbe-build sila ng immune system. Ito yung time na nakikilala nila yung different pathogens and bacterias.
Kaya alam ko magkakasakit at magkakasakit ang mga babies natin. Hindi ako ganun kapanik, pero syempre worried ako. Kasi alam ko, it only builds their immune system para habang lumalaki sila, mas nagiging stronger yung immune system ng mga bata. Ilang araw din kami nagstay sa hospital, mga 3 days. And then, yun. Ano kasi, angioplasty. Pag may barado ka sa heart, syempre matanda na si Lolo, 82, 83 na siya. So, kailangan, may mga bara na sa heart na kailangan lagyan ng stent para maka-flow yung dugo. So, hanggang doon na lang yung kwento ko doon. Masyado ng technical yun, or masyado ng medical field. And ito, in a few days, may flight na rin ako. Buti na lang, off ako for the time being. At least, hindi man nagsasakto yung mga flights namin together ni Kumaring Sara. At least yung mga off namin, nadi-divide namin sa mga kailangan namin gawin. Ayun na nga, kaya pala ako nag-iPhone storage. Kasi ang dami nang naka-line up for editing sa CapCut ko. Hindi ko pa na-edit dahil yun nga, maraming inaasikaso. Siyempre, hindi lang naman sa vlogging or sa editing umiikot yung mundo ko. Marami akong kinabibisihan, marami akong roles na ginagampanan. Kaya, yun lang. Lagi kong nire-remind yung sarili ko, ano ba yung purpose ko sa social media? And my answer has always been constant and consistent. It's always been to inspire and encourage. Kaya hanggang dun talaga, I treat my social media as my digital journal ng buhay ko. Para one day, when I look back, ay, ito pala yung mga ginawa ko noon, ito pala. And that is my purpose, to inspire, encourage, and to serve as my digital journal and memories na pwede kong balikan pagdating ng panahon. Hi, boss. Apo. Na-traffic ka dyan, no? May truck. Dyan din ako na-traffic kanina. Kaya nga, hindi ginagawa. So, medyo malayo-layo yung parking kasi yung parking dun pa sa likod ko sa may bandang SM. Tapos malayo yung lakad at mainit. Salamat po. Hello po. Good afternoon. So, dito na tayo kayo para. And dala ko nga yung kanyang gagamitin nebulizer. Lagi rin ako may nebulizer sa phone ko kasi. Ay, tamay. Ito siya. Tadaan! Yeah. So ito muna yung gagamitin ni Amara ngayon. Para lang mag-liquify yung kanyang mga ubo. Ang galing na nung grab kasi binaba niya ako mismo sa tapat ng pinupuntahan ko. Kaya mas okay na nag-grab. Di ba nagkaubo si Amara? Kaya alam kong mahahawa ka kasi mababa pa immune system mo. From surgery, tapos syempre may senior ka din. Kaya kailangan mo rin ng gamot. Kaya you need medicine. Explain ko sa'yo, yung lungs mo, pag may phlegm, kakapit yung bacteria doon. Kaya kailangan mo ng, ito na, kailangan mo ng solmux para mailabas. Decolgen para sa sipon siya. Hindi ka ba nilalagnat? Mm. Hindi ka nilalagnat? Okay. Tsaka pupunta. Gusto mo nito. Gusto mo itong ano mo. Kahit 5 days lang kasi wala ka namang antibiotic. Yung antibiotic pang ano yun? Pang 7 days. Tingnan mo daddy kung ano ginagawa. Anong ginagawa mo dyan? Pabili ka na lang kay nene. Magpasikot-sikot. Ilang araw ka na inuubo? Tagal na po. Kailangan maalis mo yan. Kasi yung kumakapit sa baga mo, kailangan maalis. Punta na lang ako. Nakakatamad pa na lumabas. Ganito na lang. Ako na lang ang bibili mamaya. Ipag-grab ko na lang dito. Iba, ganun din. I-charge ka rin ng 180. Hindi, tita. Kasi pa nagpapadala ako dito, nasa 100 lang. Kasi po pinapadala kita dito ng gamot, 110 lang. Kasama, oh, may delivery.
Talaga? O sige yun na lang. Hotel. Tapos COD mo na din lang. Mm, COD ko na lang dito. Oo, sige. Yan, meron din. Pag inubo ka at sumasakit ng lalamunan mo, magsa-start na ang infection. Pwede dalawang cause. Pwede sumakit yung lalamunan mo dahil... Pala kanina ko pa sinabi na. Oo, parang nabilisan na kita. Kasi kung... Pagpasok ko, ibaboses mo, kaya alam kong naano ka din. Dahil for sure, mababa pa yung immune system mo niyan. Tingnan mo yung tsura, oh. Ba't ganyan yung tsura mo? Ganda, ganda, oh. Oh. Kaya ako sanay sa ganito, nung bata ako, asthmatic ako. Oh, asthmatic ako. Nasaan yung gamot niya, tita? Yung gamot niya na binili ni Sarah? Isa lang. Alam mo? Nasa oh, yung nasa cabinet. So, kukuha tayo dito. Yan. Uy, this is for you. Ah, complete naman na itong gamot niya. Yan. Buti may ganyan ka, no? Meron talaga ako sa bahay kasi asthmatic kami lahat, pati nanay ko. Yeah, ayan, sige. Tada! So, yan. Hindi ka nito. Electric pan, please. Oh, I love you. I miss you. I miss you. Daddy is here now, okay? Namara. Oh, tingnan mo. Daddy's here na. I love you. I love you. Oh, what's that? What's that? I miss you, baby shark. I miss you. Oh, kumusta ka na? Kumusta na ikaw? Pakita ka lang. Oh, what's that? Huwag mabagal, Daddy. Ah, mabilis siya? Madami, Daddy. Ay, madami? Mana ka pala, no? Oh, sorry! Ito di mag-entay? Sumanong ka rin. Ay, susuntua yan pag may pagkain. Oo nga, yung paan niya. Ay, oo, paborito mo nga pala yung french fries. Alala ko yung nasa sasakyan tayo. Nakayakap ka na sa french fries. Ay, nepeng yung tubig para pang ano lang. Ito. Ito to. Kasi uuwi si Lola. Hindi ba galing siya kay Tali? Ano siya, nag-spend time siya kay Tali. Sabi niya, spend time naman daw siya kay Amara. So, sometime in March pa naman. Hindi ka naman lumuya. Mula sa tatay. Mula sa tatay. Alam mo? Alam mo? Gusto. Alam mo sa'yo na po yung gali niya? May kukwento ako sa'yo, ano? Ano? Si Amara, sa nakikita ko, nakuha niya yung kaanoan ko. Kalikutan ko. Dinamutan mo. Kalikutan at kakulitan, oh. Saka sobrang smart niya. Kaya lola. Tiyaga lang yung lola, no? Iba ang mga lola. Laki lola ako, di ba? Ay, sus. Ano ba yan? Hindi ko lang. Una, meron kang
salt milk. Okay? Oo. Mag 3 times a day ka niyan. Tapos sabi mo kanina gusto mong Bix. Bix. Tapos ito lagundi. Ano may lagundi, di ba? Para sa ubo. So herbal lang to. Inom ka rin ito para healthy sa ubo mo. Hindi na decolgen. Hindi na decolgen. Huwag ka na mag-decolgen. Yan na yun. Kailangan ko na mauna kasi iniwa ko yung mga aso. Sinisira nila yung pang-paddel ko, yung pang-sagwan. I'll see you soon. Alam na ni ano, alam na ni Nene sa sumasakay. Matatawa ka. Bakit? Ayaw namin maghintay pa uwi. Nag-taxi kami. Pero tinuro ko sa kanya saan. Unang baba, grocery. Pangalawang baba, BDO. So alam na niya pareho yun. Alam na rin niya saan siya sasakay, sa bookstore. No? So, paalis na ako in a while. And okay na pala siya. Hindi na ano yung ubo niya. Yun lang. Ang nebulizer kasi, pampaliquify siya ng secretion para madaling maiubo. Kasi di ba yung mga bata, hindi naman sila marunong umubo pa. So yun, makakatulong para mailabas niya yung mga kailangan ilabas. Alis na ako in a while, kaya pahangin lang kami ni Amara. Yan. Nilabas ko lang siya for a while para makabreathe. Breathe siya ng fresh air. Para magandang hangin. Yun na. Mag-walk lang kami and yun na, hindi na ako makapag-update. Thank you for watching. Bye!